Fake news, mga maling balita at walang katotohanang balita ang kumakalat ngayon sa social media. Ang mga bagay na ito, isa ito sa mga malaking propaganda. Ito ay isang propaganda na kung saan magbabalita sila ng mga fake news, ika, ng mga maling balita na wala namang kasiguraduhan at wala pang katotohanan upang i-exaggerate, upang mas maging malakas ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo at lumala ang paghihinala ng bawat isa at nagdudulot ng galit at puot sa mga taong makakarinig o makakakita ng mga balita na ito. Maraming fake news na kumalat ngayon sa social media. Hindi lang basta social media platform na kumalat, kundi sa lahat at ng sulok ng mundo. Pati na rin ang mga politician, pinapakalat nila ang mga fake news na ito, journalists at ang mga media, lalong-lalo na. Unang-una dito, noong October 10. Noong October 10, nabalita ng isang Israeli journalist na meron daw ika mga batang patay at ang kanyang salitang ginamit pa ay pinugutan daw ng ulo. Babies, their heads cut off. That's what they said. The reports were promoted to millions of people on X by prominent figures and journalists. At pagkatapos nun, ang balita na ito ay kumalat sa maraming sulok ng social media platform. Lahat ng sulok media binalita sa lahat ng parte ng maabot pa man ang impormasyon na ito. Despite no verified evidence of these killings, leading news agencies in the UK and US published front page articles on the alleged massacre. Pati na rin si Joe Biden. Sinabi ni Joe Biden na ito na nakita daw niya at nalulungkot daw siya nakakita ng mga pictures ganito, ganyan. I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children. Nakikita natin kung sino ang sinungaling at nagsasabi ng totoo. Pero kinalaunan, kinumpirma na ito ay hindi totoo at walang ebidensya at walang katotohanan ang bagay na ito. But the White House immediately contradicted these reports, stating that no such images had been seen at the meeting. Pero ang nakakalungkot dito at ang nakakabigla, sa kabila ng walang katotohanan at walang sapat na ebidensya, ang balita na ito nanatiling kinalat ng mga tao, nanatiling kinalat ng mga media ang balita na ito. Ika nga nila, daw lang ang kanilang mga sinasabi. Kasunod nito, ang kumakalat naman na balita, ang mga Hamas group daw ika ay naggulong ng mga babies, bata na kung saan ganito, ganyan, nilagay sa iisang lugar at may kasama pa itong video, minamahal na kapatid. A video showing children behind bars was seen millions of times on X and was promoted by far-right groups in the UK and elsewhere. However, France 24 later confirmed that this video had been posted 4 days before the attack by Hamas and could not confirm where the video had even been filmed. Pagkatapos naman ito, ang France 24 ay kinonfirm na itong video na ito na kumakalat sa kung saan ang mga batang nakakulong daw ika sa iisang lugar na cage. Kumalat na ito noon pa man, ilang araw o linggo na ang nakalipas bago pa pumutok ang tensyon na ito sa pagitan ng Israel at Hamas. At pero syempre mga minamahal na kapatid, magulang, ang mga bagay na ito, isa ito sa mga malaking propaganda. Ito ay tinatawag na atrocity propaganda. Ibig sabihin, ito ay isang propaganda na kung saan magbabalita sila ng mga fake news, ika, ng mga baling balita na wala namang kasiguraduhan at wala pang katotohanan. Ito ay ang pag-i-exage, panggugulat sa mga audience, sa mga tao na viewers upang mag-shock, upang mag-init lamang ang balita o ang impormasyon o ang usapin sa bagitan ng dalawang panig. Ang media, pinapangako ko sa inyo, hindi yun sapat para kuhaan natin ng impormasyon sa atin. At masasabi ko pa na sobrang delikado na mag-rely tayo na kumuha ng impormasyon sa media. At alam kong alam natin lahat yan, mga minamahal na kapatid, magulang, sumainyo po nawa ang kapayapaan.